Taga saan po kayo? Okay, Ambalo. Okay. May anak po kayo? Meron, ma'am. Oh. Ano po trabaho niyo, sir? Contractor. Oh, good job. Wala kayong liniligawan ngayon? Ma'am? Wala po kayong girlfriend ngayon or liniligawan dyan? Wala, ma'am. Oh. Bakit hindi kayo maganap? Kaya nga ako kumali ka, ma'am. Oh. Wish ko na lang. Mag-pray na lang kita sana makahanap ka. Huh? Ikaw, ma'am, naghahanap din po kayo, ma'am? Opo. Ah, yun. Wish ko na magkatuluyan kayong dalawa. Para hindi na kayo maghanap. Ba't mo pinapa... Ba't kailangan mo pang i-wish na makahanap si sir? Ikaw, pareho lang din naman kayo naghanap. Hindi kayo na. Para din na kayo mag-wish. Sir, ha? Did you, ha? Oh, kung ano naman po ang kita sa ano sa construction sa araw-arawan lang naman. Oh, may mga anak po kayo? Meron, ma'am. Dalawa. Oh, ilan po? Oh. Asan yung asawa mo? Saan nagpunta? Nasa ibang kwan naman. Nangangalang bahay? Oh. Nangangaliwan ng ibang bahay. Kung hindi yung lalaki ang ano nangapit bahay, babae naman ang nangapit bahay. Kaya bakit kaya ganun? Ambot sa langaw. Kaya din naman, ma'am, ay na gabron din na Oh. Magana pa na yung ano yung hindi mangapit bahay or ano ganun. Marami naman diyan, 'di ba? Dito na sa taas. Aha? Dito na. Oh. Gano'n pala yun? Saan ka pa sa Cagayan Valley? Ito, ma'am. Ito, ma'am. Ha? May anak ka na? Gagawa pa lang kapag meron na. Baka sakaling makahabol pa. Di ba, DJ? Ayun na. Andiyan na. Gagawa na lang kayo. Andiyan na si sir. Kailan kayo gagawa? I-live natin para maraming manood. Uy! DJ, wag ah. Gagawa ng ano, ng bahay, ganun. Siyempre, bahay muna bago kayo magkaroon ng pamilya. Ikaw talaga. Kilig-kilig ako. Nananabis ako sa nasabi ni DJ. Baka mamay-mahimatay ako dito. Sige ka, DJ. Kasalanan mo. Kinikilig na sa'yo, sir, oh. Ako, ano, nanginginig lang kasi sabang init. Ah, hindi to, binabagyo na yung Pilipinas sa inyo dyan, mainit. Sabang init dito nga, ito. Nihilig ko nga rin sana dito sa Singapore, mamagyo din. Saan na yung, nalalak na yung anak mo? Ikaw naman, so hindi mo manarinig yung sinabi ko na kapag nakaanap na ako, gasawa pa lang kahit isang desena kung may pag-asa. Ganun yun. Oh, ama. Kapag nagkaroon ka o nakahanap ka ng ano sir, ano na lang, kunin mo na lang akong ninang, ha? Pwede naman siguro? Oo, ma'am. Oh. Tapos i-chat mo lang ako. Tawagin mo na lang ako, ano, Kamatis. Ma'am? Tawagin mo na lang ako, Kamatis. Kasi nung nabubuhay pa yung nanay ko, ang tawag sa akin, Kamatis. Bakit Kamatis, ma'am? Palayaw mo. Bakit po, ma'am? Kasi, ma'am, kasi Sir DJ, pango daw yung ilong ko. Alam mo, Sir DJ, kapag may sipon ako, kapag namumula na yung ilong ko, sabi ng nanay ko, yung ilong mo pwede nang iharo sa pinakbet kasi nahinod na. Ay, ganun. Kayo na. Kaya Kamatis.
Kaya nga tawag ng nanay ko sa akin kamatis. So okay lang naman, walang problema kasi pwede namang isahog sa gulay yun, di ba, Sir DJ? Pwede, pwede. Bakit? Bakit hindi pwede? Ikaw, sir, anong pong palayaw mo? Sibuyas? Oh, mag-ano yun, magka-partner talaga yan. Baka kayo na talaga yung tinadhana. Pag... Hindi baluya, sir? Hindi ka baluya? Ano yung Facebook account, ma'am? Mamaya po yan, sir. Ay, wala po akong Facebook. Ayoko pong mag-Facebook. Kasi kapag may Facebook po ako, ano yung maraming mag-chat sa akin. Kaya dito lang ako sa imo. Saan ka nanonood sa akin, ma'am? Dito po sa ano, sa YouTube po, sir, DJ. Okay, plagpat. Pag na nakita nga kasi dito si Sir DJ, naku, nakakain na pala si Sir DJ. Hindi nga, ma'am, saan ka nanonood kung wala kang Facebook? Secret, Sir DJ. Meron po yan. Na kita sa Facebook ko pag nag-ano nga inaglalag ako sa mga ano, nag-hide ako eh. Oh, pero yun. Hindi mo ko pinapansin. Ay, mahirap pong mapansinin yung marami kayo, ma'am. Ah. Ubus oras ko eh. Pero okay lang, at least nag-heart ako sa iyo. Masaya na ako. Oh, thank diba? You. Thank you. Ganun lang yun. Si sir, i-heart mo rin si sir. Oh, ano na, ang linagay ko doon yung ano yung stick ko na tumatalon-talon po. Stick na ano mo yun, sir? Yung ano, o yung stick na ano eh, yung tumatalon-talon siya, yung happy, ganun. Yung happy na sticker, no? Oh. Opo. Nanginig ako. First time pa naman sumali dito. Si sir po kasi mayroong anak. Ikaw talaga, ma'am, mula po kayong naka-live-in. Dati pa? Dati? Bakit naman? Sayang kamatis. Busy po ako dito sa trabaho. Kasi actually, 10 years na po ako dito. Nag-alaga po ako ng matanda. Huwag mo takpan butas ng mic mo, ma'am. Walang time. Huwag mo takpan yung ano butas ng mic mo. Hindi namin marinig masyadong boses. Isabit, ay, hindi ba? Isabit mo sa tainga. Sa kabila. Bakit ba yun? Hindi makarinig. 10 years po kayo. 10 years lang, 10 years po kayo dyan sa Singapore, ma'am. Opo. Oh, di ilang taon po kayo ngayon? Marami-rami na. 39 sabi niyo po, no? Ilan po yun? So, magta-30 na rin po kayo nung pumunta kayo dyan sa Singapore. Sa loob ng 30 years mula nung nagkakamatis ka hanggang pag-edad mo ng 30 bago kung... Hanggang pag-abroad mo, wala kang naging boyfriend dito sa Pilipinas, ma'am? Meron naman pa yung mga kachat-chat ganon. Ay. Oo, marami din yung nagchat-chat ganyan. Hmm. Sa akin. Pero siguro hindi pa tinadana. Ah, okay. Ano po ba hanap mo sa isang lalaki? Para alam po ni Sir Andre. Ano po alam? Gusto ko yung sa lalaki yung ano siya. Mapagmahal. Aha. Tapos, kaya magtrabaho para sa pamilya niya, hindi babaero, charot. Baka ako na yan, ma'am. Oo nga. Pero sir, baka nga, malay po natin. Pero sir, bakit naman ho kayo naghiwalay ng nanay ng anak mo? Ewan ko, ma, sir. Noon, pinapadalaan kami. May nagsira yata sa akin na ng mababaya ko. Nasa abroad po ba yun? Oo, sir. So, okay naman yung samahanin nyo hanggang nakaalis siya. Bigla ho tumigil yung monthly mo. At yung hindi na nagpapadala, sir? Okay. So, tingin mo po ninyo, sino ang sumisira sa'yo sa kanya? Na may chicks ka? Siguro, sir, dati babaero ka, no? Kaya nagkahiwala kayo ng asawa mo, no?
Hindi naman. Aha. Nag-aalaga. Siguro habang nasa trabaho ka, yung mata mo, yung iba nakatingin. Imbis na sa trabaho ka nakatingin, sa ginagawa mo, hindi ka paano-ano siguro yung mata mo. Kaya siguro may nagsumbong sa misis mo. Ano, ma'am, wala naman. Sana kapag nagkaroon ka, kapag nagtrabaho ka, diretso na yung tingin mo sa work, ginagawa mo, hindi ka na palikot-likot-likot yung matang ganyan, para walang magsumbong sa asawa mo, gano'n. Diba? Saan po kayo pumapasok, sir? Saan po kayo nag- Saan po kayo? Iwala kayong asawa mo? Dilaga nga po yan, sir. Oh, hindi nakikinig si sir eh. Wala nga ang karanasan si ma'am. Alam mo sir, nandito ka lang sa tabi ko. Kalbo ka na. Sabunutan kita. Joke lang. Wala pong karanasan yan si ma'am, sir. Hindi pa yan nagka-boyfriend. Hindi rin nagka-anak. Aaray pa yan pa magkita kayong dalawa. Uso ba ba yung aray-aray, sir DJ? Aray? Ikaw! Depende rin naman sa'yo kung mag-aaray ka, ma'am. Huwag na mag-aray, tahimik na lang. Kasi kapag nag-aray ka, baka mamaya mahalata pa. Ah, okay. Diba? Tahimik na lang. I-ano na lang, i-close na lang yung mat para walang marinig na aray. Charot. Joke lang yan, sir, ah. Wala pong naging anak, ah. Bakit wala kang trabaho ngayon, sir? Sayang yung araw mo. Wala po. Magkano pa yung isang araw, di ba? Nag-appoint mag kasi DJ. Naka, bibigyan ka ng isang araw ni Sir DJ. Saan po ba kayo pumapasok, sir? Saan po kayo nagtatrabaho? Punta si Mandita. Ay, ay, baka nagtago ka lang. Oo, naka-uniform pa si sir, yo. Oo. Parang uniform sa ano yan, sir? Sa... Construction nga. Ano yun? Ay, construction ba yun? Construction ba yan? At parang ko nag-work sa O. Kaya pala panay lingon ni sir kung andyan si foreman. Si Mrs. Wala nga pang wala nga pong misis, mami, kasi nag-abroad, hindi na nag pero una umuwi na po yun, sir. Nakita na po kayo ng asawa mo? Napag-usapan na po ninyo? Hindi na, sir. Ah. Hindi pa ninyo napag-usapan yung hiwalayan niyo po? Meron na ako na pinayay, kaya yata niya ang lalaki. Ah, may ano na siya. May nakikita ka sa Facebook. No post sa account niya. Pero yung ilan po anak ninyo, sir? Dalawa. Ah, okay. Nasa sa inyo po ngayon, sa'yo. Oo, sir. Oh, so hindi magpapadala sa mga anak niya? Dalawa po rin yung anak? Baka naman po, sino kaya nagsumbong doon sa asawa mo na may chicks ka? Piktado talaga yung mga bata, no? Kita mo yan? Okay lang po sana kung naghiwalay kayong dalawa. Yung mga anak po ninyo, tuloy-tuloy contact niya, kinakausap niya, tsaka nagsusupport na rin kahit papano eh. Sana kahit hindi na magtrabaho sa sir kapag nagpapadala si Mrs. Diba, sa DJ? Hindi naman. Obligasyon niya na ibuhin na maghanap buhay para sa mga anak niya. Yun sana yung nag-abroad yung asawa, yung babae, para sa ipon na nila yun eh. Kung tutuusin eh. Para pag nakaipon na, hindi na mag-abroad yung girl. Kumbaga tumulong na yung girl sana sa kanya, no? Para pag nakaipon na, may pang business. Malay mo, after ano, kontrata niya, bumalik sa'yo, di ba? Mag-iipon lang yun. Yun nga. May nakapost na daw sa Facebook ng girl na may boyfriend na daw eh. Ano lang yun? Sabi-sabi lang yun. Tsaka-tsaka lang. Hindi, si sir nakapost. Oo.
Si Sir Lang. Imaday mo, mahal na mahal ka ng misis mo. Pagdating niya, bigla. Yung susurprising ka ba? Na dumating siya, di ba? Sabi niya, mahal, nandito na ako. Ganyan-ganyan, ito na pa sa lubong mo. Magkabalikan tayo ulit. Di, ang sweet naman, di ba, si DJ? Sana nga ganun. Sweetheart, ito na yung ano mo, impilites mo, galing abroad. Hindi ah. May mga kwento yan na hindi natin alam. Nakaka-share naman po yan kung ikikwento niya. Sabagay. So, dinadasal ko talaga na sana magkatuluyan po kayong dalawa. Kasal po kayo, sir? Ni misis mo? Kasal po kayo? Ng ex mo na? Oo. Yung, ano yun, sir? Kasal po ba kayo? Kasal ba kayo ng asawa mo? Ay, saan? Kung kasal po ba kayo, sir? Hindi. Live-in lang? Oo, sir. Nanonood po siya ngayon, sir. Andyan si Mrs. mo sa comment, oh. Loko, lagot ka ngayon. Hindi naman lagot, ah. Sabi niya, masaya daw siya kung magkatuluyan daw kayo ni girl. Ano po, sir? Ano mensahe mo kay Mrs. mo, sir, na nanonood pala siya ngayon, oh? Nag-comment siya. Wala. Wala ka nang pakialam, ganun. Eh, sabi niya, babalikan ka daw niya, hintay mo lang daw. Kaya huwag ka muna daw maghanap ng babae, ano, sabi niya. Ang basa ko rin eh. Wala ah, wala. Hindi siya nag-comment ng ganyan, mama. Sabi niya, kung magpakasal nga daw kayo, ma'am ni sir, gawin, magnininang daw siya. Some all. Na si Sir D. Dito lang, dito lang po ako ah. Dito lang. Oh. Baka tapos na yung WC mo, sir. Ah, tawag dyan yung break mo, sir. Baka magagalit po yung ano mo. Baka di ka pa kumain, sir. Kumain ka muna. Tapos na mo. Kasi parang ano eh. Nangangayat ka, nakaiisip sa asawa mo eh. Bawal yan, magkasakit. Dapat kumain ng kumain. Huwag masyadong isipin kung ano yung problema niya ng asawa mo. One day, pagdating niya, lahat na dyan na sa tabi mo. Diba? Ganun lang. Hindi ah. Kailan po kayo uwi, ma'am, sa Pilipinas? Mga ano pa siguro, sir. 2028. Ha? Noon. Hindi ko kasi pwedeng iwanan itong alaga ko, sir. Nag-alaga kasi ako ng matanda. Lagi ako na sa tabi niya. Kasi yung mga anak niya, may trabaho din. Kaya yun. Ang hiling ng ano sa akin. Hindi naman po pwede na puro trabaho lang. Doon na po tayo, no? Hindi mo iwanan. Pero kung ayaw, may dahilan. Kung gusto talaga, maraming paraan, ma'am. Pwede sila kumuha ng reliever mo. Noon kasi nasabi ko sa na ano, kumuha sila ng ano, no, 3 years pa lang ako dito. Di ayaw nila akong palitan kasi baka mamaya makuha daw nila is ano. Oo. Eh, wala, ano po ba yung mas prefer mo? Trabaho dyan, habang buhay po yung inalagaan mo, o magkaroon ka na rin ng ano, magsisettle down ka? Anong plano mo sa buhay mo? Hintayin ko na lang sila na ano, mapunta sa heaven itong alaga ko kasi medyo malapit na rin yata. Ay, wag naman ganun. Malay mo, may lahing aswang yan. Eh, abuti ng 200 years old. Hindi pa ginaman siya. Hindi. Kasi ano na siya eh. Ang tawag nito. Parang something ano na. Kasi ano na siya eh, 90 years old na siya. Wala.
So hanggang mga 2028 pa buhay niya na alam mo? Hindi ko naman nasabi na hanggang 2028. Sabi niyo 2028 ka pa makakauwi pag sakali. Siguro alam mo kung gaano karaming bitsi na nilalagay mo no hanggang, para makaabot lang sa 2028. Ay sir, ano, hindi ko na nabibigil dito. Ayaw na ayaw nila. Oh, kaya nga po, kaya nga hindi nila alam. Nilagyan mo ng bitsin. Hindi naman ako bumibili ng bitsin. Hindi naman ako nag-ano. Yung matanda, minsan, ano, gusto niya ng bitsin po. Inuutusan niya, gulungin na ng bitsin. Ng, ano, pero yung anak niya, ayaw nalang ng bitsin. Mm. Kaya ako sinukuri, masunuri naman ako. Sabi, sinusunod ko siya. Lagyan mo ng bitsin talaga. Sabi ko eh. Pero ano lang siya, konti lang naman. Kasi sinayak naman kung marama o konti lang yung ano. Pero itinatago ko ah. Kasi ayaw na ayaw yung mga anak niya na may bitsin. Yung matanda lang. Okay, kasi pala. Kapag ano daw, nagluluto ng, like sabaw ganun. Walang lasa. Eh gusto niya yung may lasa. Ganun. Ayun, kapalihin na pinapalagyan sa akin ng bitsin. Lalo pag Chinese New Year. Sir, kaya nga binubulsa ko yung bitsin, sir, DJ. Sabi ko na eh. Sir! Alam ko kasi yung mga ganyan sa tuno ng pananalita ni ma'am eh. 2028 pa. Sabi ko, ano, ba't alam niya ang 2028 pa siya makaka-uwi? Siguro may bitsin. Paano yan, sir? 2028 pa po. Matagal-tagal pa. Kaya niyo po kayang hintayin si ma'am. Marami namang ano, marami namang babae dyan sa DJ. So, ano, maghanap-hanap na lang mo na. Hindi, ganito na lang. Kasi, i-invite mo na lang si Sir dyan na mag-tour sa Singapore. Wow! Kaya mo ba sa mag-ano, mag-dito sa Singapore? Sasakay lang. Sasakay lang naman yung aeroplano eh. Sabagay, hindi mo naman lalakarin. Saka palapit lang naman eh. 3 hours lang. Lapit lang. O paano na sir? Lugi na yung kumpanya. Yung nagpapasahod sa'yo. Connected naman na po kayo. Pagpatuloy po ninyo ang pag-uusap ninyo sa off-cam. Pag may free time ka mamaya sir ha. Lalo po tapos na yung trabaho mo. Ha? Ipiin mo na lang. Magtrabaho ka na lang sa muna. Sige. Oh, pagpatuloy po ninyo sa off-cam, magbigayan po kayo ng Facebook account ninyo. Thank you so much! Tixi girl ah. Hinuhuli-huli ko lang naman umamin talaga. Binilagyan ng bitsin.